kids! Welcome back to my channel! It's me, JB! Yes, I'm back! So, kamusta kayo? Kamusta kayo ng family nyo? I hope safe kayo and syempre, stay healthy pa din. Importante yun. And nag-second wave tayo. Pero, ang maganda ngayon, syempre may vaccine na. So, sana lahat tayo mavaccinan soon. Syempre, ang priority ngayon is mga seniors, mga healthcare workers. And I'm also hoping na sana mag-end na itong pandemic. Kasi, di ba, gusto na natin lumabas, gusto na natin gumalaw, gusto na natin umalis ng bahay nang walang face mask. So, sana someday mangyari yun, di ba? Kung nangyari yun sa ibang bansa, mangyari din yun sa atin. So, let's hope and pray for that. And syempre, ngayong araw, gusto kong i-share sa inyo itong face Finity na nabili ko sa Max Factor. 3-in-1 na to, meron na siyang primer, concealer, and foundation. So, ito siya. Ayan. Ayun. Itong shade na pinili ko is 45 Warm Almond. Kaya ito yung shade na ginamit ko kasi acidic ako. So, expect natin na dapat ang kukunin nating shade is yung mas lighter sa skin natin kasi mangingitim siya kapag katumagal. So, dapat... So, mas magandang medyo mas maputi sa skin natin yung kunin natin na shade. Plus, kaya ko siya nagustuhan kasi sobrang light niya sa face. Oo, kasi nagamit ko na to kasi nung inataran na akong event, full day yon, syempre naka-face mask ka pa and mainit. So, expect mo, di ba, na parang ang worried ko noon kasi na baka magbuo-buo yung foundation. Plus, mamuti siya sa face, yung hindi pumantay sa skin mo. So, hindi siya nangyari. And ayun, sobrang natural niya. Para ka lang naka-makeup, no makeup look. Which is yun yung gusto ko talaga. And yun yung peg ko. Kasi ayoko nang masyadong bonggang makeup that time. So, ang kagandahan dito sa foundation na to, kapag nilagay mo siya sa face, since ang type ng skin ko is oily face, so pag nilagay mo siya, mag-expect mo na medyo mag-mamat siya. Which is... perfect combination naman siya. Hindi rin siya okay kapag dry yung face mo. I think hindi siya okay. Dapat, yun nga eh, dapat alam mo kung ano yung skin type mo. Kasi ako medyo oily yung face ko eh. So, ayun guys. Bago ko pala ito ilagay, syempre naglalagay muna ako ng serum. Pero nabanggit ko siya sa last vlog ko kung ano yung serum na ginagamit ko. Which is, pakita ko na din. Ito siya. Ayan. And, ayun. Tapos, guys, yun nga pala, nung first namin na gamitin to, ginamit namin itong sponge. Ayan, gumamit kami na itong sponge. Ang ginawa namin, binasampo na namin, and then, tsaka kami naglagay ng foundation. So, nung ginamit ko na siya sa face ko, medyo hindi siya masyadong kumalat ng maayos. Parang medyo nagkabubo. Siguro kasi dapat hindi namin binasa yung sponge. So, hinulit ko na lang. So, naghugas ako ulit ng face. And then, ito na lang yung ginamit ko. So, mas perfect. Kasi mas nakalat siya ng maayos. And mas naging smooth naman yung pagkakalagay. So, ayun. I prefer ito na lang gamitin. Oo. So, ayun guys. Sobrang... para sa akin kasi sobrang nagandahan lang ako and kung maghahanap kayo ng perfect foundation na 3-in-1, may primer na, may concealer na, so I suggest ito. Hindi naman ako endorser na to ha, pero kasi syempre, I recommend na ito yung gamitin nyo if ever katulad nyo ako na oily skin plus yung kung yung skin type nyo is katulad ng skin ko, perfect tong shade na to. Plus sobrang light lang niya sa face. Kung mapapansin nyo guys, gamit ko siya ngayon. ayan, gamit ko siya sa face ko and naglagay na rin ako sa neck. So, ayan, sobrang natutuwa ako kasi hindi siya halatang naka-makeup ako. Kasi ang reason ko kung bakit ako gumagamit din ng foundation is gusto ko matakluban yung mga ugat ko sa face. Oo, may ugat-ugat ko sa face. Plus, syempre, pag may mga pimples tayo, yung maliliit na pimples na, di ba, ayaw na, gusto natin siyang takpan. And yung mga blemishes natin sa face, syempre, natatakpan din. And dito sa my under eye, yan, syempre, di ba, medyo dark. So, pero nag-lighten naman na siya ngayon. So, ayun, sobrang perfect siya sa akin.
So guys, ipapakita ko sa inyo yung before and after nung wala pa akong foundation and nung naglagay na ako ng foundation. Kung makikita nyo dyan, ano na medyo dewy yung skin ko kasi naglagay muna ako ng serum. Yun nga yung sinabi ko kasi naglalagay muna ako ng serum before sa foundation. In all, yun lang naman yung nalalagay ko din sa face ko. So, each of us moved on in the crown. Beginning, called it. We knew that the right to be nice. We do what we gotta do to stay winning, winning. The fuss and the fights will keep in trust. And you make me wanna say, I love you better today than yesterday. Every day is gonna play out the same. Foundation na to is mabibili mo sa halagang $7.95 lang. Naka-sale na yon and gusto ko lang din ihabol itong nabili kong Miracle, ayan. Itong Miracle Radiant Plus Powder ng sa Max Factor din. Ito yung ilalagay mo to after nitong foundation and ito kasi yung parang nagiglitter-glitter siya sa face mo. Hindi ko siya nagustuhan kasi though, ano, ang nabili ko to sa halagang nasa 600 lang din ata. And naka-sale din kasi. Hindi ko siya nagustuhan kasi, ano, expect ko kasi, hinahanap ko kasi yung magtatagal siya sa skin mo. Sa, even though na sobrang pawisan ka na, basta magtatagal siya sa skin mo yung may glitter-glitter. Konti lang kasi yung glitter-glitter niya. So, hindi ko siya nagustuhan. And, ayun lang. Meron akong isang brand na nakita na mas maganda dito. Mahal din kasi, like nasa 2,000 kaya hindi ko binili. Kasi sabi ko, once ko lang naman gagamitin. So, nag-settle na ako dito. And ayun nga, hindi ko nagustuhan. Pero eto kasi, eto lang talaga nagustuhan ko. Pero eto, okay naman din. Kaso yun nga, yun lang naman. So, that's it guys. So, ayun guys, I hope nag-enjoy ka ngayon sa vlog ko. And if you do, please don't forget to like, share, comment, and hit the bell button para updated ka sa next vlog ko. See you on my next vlog. Bye! Stay safe! Say what we mean, say it from the heart. From the heart. Wrinkles and grays, don't be alarmed. Because you're safe with me. The beautiful signs of our story so far. So far.